lahat, narito na naman si Mami Essie para ipagluto kayo ng masarap na carbonara. Okay? Narito ang ating mga ingredients. Bawang, sibuyas, mushroom, paminta, Eden cheese, century tuna, in vegetable oil, dalawa po siya, dalawang lata, mantika, asin, Nestle cream, at ebap. Ito po ay ang Campbell mushroom. Pag po kasi nagluluto ng carbonara, talaga pong yung iba ay hindi po naglalagay ng mushroom. Ito po yung mushroom. Try nyo po kasi ting magluluto po talaga ako para sa pamilya ko. Talaga pong napakasarap. May kakaibang linamnam pag po nilagyan natin ng cream of mushroom. Okay? At ito pong ating Del Monte spaghetti. Ito po ay 1/2 kilo. Pakukuluan po natin siya sa 4 na litro na tubig in 10 minutes. Pakukuluin po muna natin ng tubig. Okay? Start na po tayo sa pagpapakulo. Okay? Kumukulo na po itong tubig. Ito pong tubig, sa pagpapakulo po natin, liligyan po natin siya ng konting asin at oil. Okay? Lalagay na po natin at pakukuluan lang po natin siya ng 10 minutes. Okay, hintayin lang po natin siya. Okay, habang hinihintay po natin maluto ang ating pasta, uumpisahan na po natin ang pagluluto ng sauce ng carbonara. Okay, lagay po natin ng oil. Lagay po natin ng garlic. Hintayin lang po natin na medyo siya mag golden brown ng bahagya para po hindi siya lalagay po natin ng sibuyas. Masarap po, maraming sibuyas. Yan. Isang sibuyas po ito, pero yun pong malaki. Tayin lang po natin siyang maluto. Dito po ngayon kami nagluluto sa loob. Hindi po kami makapagluto sa labas kasi po pumutok po ang taal volcano. Ang kapal-kapal po ng ash fall dito sa amin sa Laguna. Ayan. Bibigay ko na po ang century tuna.
Napakabango. Ay, sorry po. Tayin lang po natin siyang mag-isa-gisa ng bahagya. Okay. Isa-gisahin lang po natin. At medyo durug-durugin natin ng tuna. Yan, para po talagang napakalinamnam niya. Yan. Lalagay ko na po ang mushroom. Natin siya ng konti lang po ang paminta. Bayaan lang po natin siya kumulo ng bahagya. Simple lang lutuin, mabilis. Mabilis lang pong lutuin tong carbonara at napakasarap pa po. Okay? Liligay ko na po ang Nestle cream. Hihinaan po natin ng kalan. Pag po nilalagay na natin tong mushroom, ay ito pong Nestle cream, liligay po natin siya sa medium, ang kalan natin, sa medium heat para hindi po siya masunog. Okay. Haluin lang po natin para po hindi siya manikit sa ilalim. Okay. Lalagay po natin ang kebab. Ayan. Lalagay po natin ang cream of mushroom. Maglalagay po ako ng isang cup na tubig kasi po yung cream of mushroom malapot po siya. Kaya maglalagay po ako ng isang cup na water. Okay, babantuan, liligyan ko po siya ng isang cup na water para po hindi siya masyadong malapot. Ayan, papakuluin po natin siya. At lalagyan ko po siya ng cheese. Okay, kalahati mo na po ang ilalagay ko na cheese.
para po, ito po kasing cheese yung magbibigay sa kanya ng alat. Ang paglalagay po natin ng asin ay konti-konti lang po kasi po itong cheese ay maalat na. Okay, kalahati muna po ang aking ilalagay. Okay, liligan po natin siya ng asin. Konti lang po tapos, madali naman pong maghabol pag natatabangan kayo. Kustyon po sa inyong panlasa. Napakabango po. Talagang creamy-creamy ang ating sauce ng carbonara. Talaga pong napakasarap. Kahit hindi ko pa po natitikman, sa amoy lang po talaga at sa itsura ng niluluto, malalaman nyo na po talagang masarap siya. Yan. Okay na ang ating cheesy carbonara. Ayan, luto na po ang kanyang sauce. Malapot na po. Ayan, lalagay na po natin siya sa ating serving plate. Okay? Lalagay na po natin siya sa serving plate para po masistensyahan na po ang ating masarap at creamy-creamy carbonara. Okay. Talaga pong napakabango. Tadaan! Heto na ang napakasarap at creamy-creamy carbonara. O kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes. And don't forget to share and subscribe. Tara, kain na! Bubus!